Hi! So magluluto tayo ng pork and cabbage dumplings. Kailangan natin ng leeks. Tatanggalin natin yung roots niya. Huhugasan natin. At syempre, ipapat dry at i-slice. Pwede tayong gumamit ng grinder para mapabilis yung trabaho natin. Ayan ang magiging itsura niya. Huwag natin masyadong pinuhin ng pagiling. Kailangan din natin ng 3 kilogram na Chinese cabbage. Or kung gusto nyo, meron ding napa cabbage. Iba-iba kasi ang tsura ng cabbage. So, ang ginamit ko ay ang Chinese cabbage. Pasan mabuti ng 3 beses. Gilingin uli natin yan, pero huwag masyadong pino. Kailangan din natin ng Chinese pickled vegetables. Gilingin natin. Mag-ready rin tayo ng dried scallop babad sa tubig. Pag lumambot na siya, pwede na nating himahimayin na maninipis. Giniling na baboy. Marinate natin sa 2 tablespoons soy sauce. Halu-haluin, saka itabi. Kailangan din natin ng dumpling wrappers na bibili yan sa Asian groceries. Magpainit na tayo ng kawali na may mantika. Una nating igigisa yung giniling na baboy. Lutuin lang natin siya hanggang maging lightly brown. Halu-haluin, huwag iiwan kasi pwede masunog yan. Pag nag-lightly brown na, tanggalin na natin sa kawali. Isunod nating igisa yung scallops hanggang sa mag-lightly brown. Isunod nating ilagay yung pickled vegetables. Halu-haluin, igisa din na mabuti. Pwede na nating ilagay ang onion leeks, igisa. Ilagay na natin ang karne, igisa natin uli. Pag naluto na lahat, saka na natin ilagay ang cabbage. Ang pagluluto sa cabbage, hindi kailangan overcook. Saglitan lang yan, mga 2 minutes, halu-haluin. Saka na natin tanggalin sa kawali. Maglalagay tayo ng pink salt. Ginagamit ko talaga sa pagluluto yung pink salt kasi mas masustansya siya kesa sa mga white salt. Ilagay na natin siya sa strainer para masala yung extra sauce. Palamigin muna natin bago natin ibalot. Pinalamig natin at sinala natin yung cabbage kanina para maalis yung excess na water at hindi mapunit yung wrapper na gagamitin natin. Kailangan natin ng 1.5 teaspoon lang ng palaman at ilagay sa gitna ng wrapper. Maglagay tayo ng konting tubig sa edges ng wrapper para dumikit siya. Panoodin nyo mabuti. Tapos ipupold natin ng 2 beses sa magkabilang side. Dahan-dahan lang para makuha nyo rin. Panoodin nyo mabuti. Ulitin natin uli. Maglalagay tayo ng 1.5 teaspoon ng palaman sa gitna ng wrapper. I-fold natin. Lagyan natin ng konting tubig lang doon sa pinaka gitna para mabilis siyang dumikit. At ipo-fold natin ng 2 beses sa isang side at 2 beses uling i-fold sa kabilang side. And that's it, pansit. Sa umpisa, nakakalito, pero masasanay din kayo. Try ulit natin ang isa pa.
Lagyan natin ng konting tubig doon sa pinakagitna. Saka natin i-fold ng dalawang beses sa kabilang side. At sa kabilang side ulit, fold ng dalawang beses. So, ganun siya kadali pag nasanay ka na. Ayan na siya. Ilalagay na natin sa freezer yan para tumigas. Kasi kailangan pag prinito natin, matigas siya. Magpainit na tayo ng kawali na may mantika. Magandang gamitin yung mga nonstick para hindi siya didikit. Maglagay tayo ng ilang pirasong dumplings. Hiwa-hiwalay para hindi siya magdidikit-dikit din. Kasi pag nagdikit-dikit, napupunit siya. Yan, iluto lang natin ng mga 2 minutes. Saka natin lalagyan ng 1 cup ng water. At tatakpan natin. Gagawa tayo ng sauce. Black vinegar lang, 2 tablespoons. Pwede nyo lagyan ng chili sauce para medyo maanghang. Masarap din yun. Silipin natin ang dumplings. Hindi pa siya luto, pwede nating dagdagan ng konting tubig uli. Hintayin natin mag-evaporate ang tubig. At maging brown yung sa ilalim niya at maging crispy. Ibig sabihin, luto na yan. Ayan na siya, luto na. So, pwede na natin kainin. Masarap siyang kainin pag mainit. So, ayan na siya. Try niyo rin gawin. Ayan ang ating pork and cabbage dumplings. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like, subscribe, and press the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Salamat!